Si Delilah Manlangit, 63 years old na siya idol, hingi siya ng tulong na makausap ng maayos ang kanyang anak dahil sa tuwing kakaasapin niya ito tungkol sa boundary ng kanilang sasakyan ay nagagalit ito. A Grab driver si Mr. Fitalco. Yes, sir. Kayo po'y may-ari ng sasakyan. So, hindi niya binibigay sa inyo yung boundary. Hindi po. May kaibigan natin yung mataga-Grab. Yes. Oh, eh pwede natin tawagan yung Grab para matanggalan ng lisensya ito sa Grab. Mr. Fitalco, magandang hapon po. Apo. Andito po si nanay mo, hindi mo na binibigay yung boundary? Paano po namin maibibigay? Eh, may problema nga po eh. Binibigyan po namin siya ng nakaraan eh. Ang problema talagang, hindi ko alam kung anong dahilan. Nahihirapan din ako mag-isip sa kanya. Simula ako dumating, 900 lang ang binigay niyo sa akin. Pwede. Ma, ano ba naman yan, ma? Ang ganyan, napunta ka pa dyan, napakasimbing bagay. Iyan ang gusto niyo eh, iyan ang gusto niyo. Ano ba ano bang ginagawa niyo sa akin? Nakakahiya ka, ma. Ano ginagawa niyo sa akin? Nakakahiya ako. Pero anong ginagawa niyo sa akin? Pa yan? Ay, naku, ma. Ay, napakasimbing bagay lang yan, ma. Ay, sa inyo kaunting bagay, pero ako, nagpundar ako ng sarili ko, pero hindi nyo pinahagaan. Pwede ba, ma'am? Ayoko na magpagtalo sa'yo. Ako na i-stress din ako sa'yo. Yan lagi ang sinasabi mo sa akin. Ayaw mo ayoko na magpagtalo sa'yo. Pwede ba? Pag kinausap ka, na. Nagagalit ka. Laking problema na naman yun. Pumunta ka pa dyan, napakasimbing bagay lang. Kaunting bagay lang, Lep. Hindi mo na ako nire-respeto, pati asawa mo eh. Hindi ba ako nagbigay sa'yo nakaraan? Kailan din nagbigay sa'yo? 900? Simula ako dumating ng October. 900 pesos. Nagbakasyon ako sa Bacolod. Pagbalik ko, wala. Anong sabi ko sa iyo? Nasaan ang pira? Wala ang pira, pero sa maintenance. Ako ang nagpapagawa lahat. Ako ang gumagas sa mga anak nyo. Ako ang nagpapaaral. Pwede ba, ma? Ayaw ko sa'yo. Ayaw ko mapagpapaaral sa'yo. Mr. Pitalco, yung sasakyan, kukunin na lang po ni nanay. O sige, bibigay ko na lang para wala akong trabaho. Sige po. Okay, sa inay, kunin mo na lang. Kunin ko na lang po, kasi gano'n naman ang pagtatari na sa akin eh. Sige po, bukas po, darating kami dyan para makuha niya yung sasakyan niya, okay sir? Ayaw ko sa'yo, sir. Naman, nakakahiya. Sige po, bukas po, darating kami dyan, kukunin namin yung sasakyan. Sasabihin po namin sa Grab, ipapaalam po namin sa Grab, okay? Pwede po, privacy naman, kahiyan din namin yan eh. Pwede po, bawag na lang po kayo pumunta, ibibigay mo na po yung susi sa kanya. Ibibigay mo na sa kanya? Oo, kasi nakakahiya po yun eh, di ba? Mas nakakahiya po yung ginawa mo na yung nanay niyo po sinasaktan niyo. Pinapasama niyo po yung loob niya sa pamamagitan ng hindi pagbigay ng tamang boundary, hindi mo rin siya nirespeto bilang ina. Di ba? Na yun sinabi niya? Opo. Pati asawa niya, sinabihan ko lang bakit niyo sinisigawan ang bata kasi nagugutom. Sinisigawan nila, sir. Tapos, inaano nila yung bata. Sabi ko, bakit niyo sinisigawan? Anong sabi ng babae? Wala kang pakialam. Yan ang sabi ng asawa niya. Ngayon, sir, wala akong pakialam. Ako simulat sa pool sila nag-asawa. Ako ang nag-gumagas sa kanila, sir. Alam mo, Mr. Pitalco, nasa kabilang linya po, nagikinig sa atin yung driver engagement manager ng Grab. Huwag na lang po kayo pumunta. Para busy lang po ng pamilya namin. Nakakaya kasi. Kagayan, makikita naman po na ng dalawang anak ko. So, ibibigyan mo lang po yung susi para wala naman. Ibigay ko na lang po para wala po akong problema. Sige, okay na po yan. Tapos na problema. At saka ayaw ko po, sir, tumira sila sa pamamahay ko, sir. Oo, palayasin mo na kami. Sige, palayasin na rin. Okay na. So, bukas wala na sila plus kotse nandiyan na sa inyo. Sige po, sir. Salamat po, Mr. Pitalco. Sige po. Opo. Magandang hapon po, Mr. Pitalco. Okay na yun, ma'am. Bukas na sa inyo yung pong susi at sa aking sasakyan and then lalayas na sila. Okay? Salamat po. Thank you, mami.